Ang gusto kong ma-relate sa pelikula nito sa mga viewers na ang pagmamahal ay hindi sinusukat. Okay, lalo na yung pagmamahal ng ama at ng anak. So, ang pagmamahal ay binibigay kahit kanino, bukas. Hindi sinasara sa isang tao. Nagkataon lamang na ama at anak ang aming ang naka-focus dito sa pelikula. So, yun ang main na gusto ko ipakita sa pelikula nito. Ang gusto kong maramdaman ng mga viewers. And to add dun sa sinabi ni Director B, gusto rin po namin i-relay dito sa pelikula na Papa Mascot na napakalaking epekto pala talaga ng estado ng isang tao kung paano ka nare-respetuhin at tratatuhin ng kapwa mo. Ipapakita namin dito sa pelikula na to na yung different sides o yung iba't ibang mukha ng mga tao sa lipunan, mahirap, middle class, mayaman, kung paano tatakbo ang buhay mo at paano ka tatratuhin ng ibang tao. Ipapakita namin to kung paano ba minsan napipin natin unfair, yung word na unfair, yung word na na dapat equal. Ipapakita po namin yun sa pelikula. Yun po yung gusto namin din. Isa sa mga i-relay na dito sa pelikula na to. At kaakibat po nun yung love. Napaka-importante po nung word na love sa pelikula na Papa Mascot dahil ipapakita po namin din kung paano tayo magsakripisyo, paano natin kakayanin i-sacrifice yung buhay natin, yung sarili natin para sa taong minamahal natin. This is not just about love for a special someone, but this is about love dun sa family mo, yung love sa anak mo. Paano mo yun i-sacrifice? Kasi most of the time, tayong lahat, sa panahon natin ngayon, nagbibigay tayo ng sakripisyo dahil para sa special someone natin, di ba? Laging yun, kapag nagiinuman tayo, ganyan. Ang laging topic, yung iniwan ako, special someone ko, bakit wala pa ako, bakit wala pa rin akong jowa hanggang ngayon. But this time, gusto namin sabihin sa mga tao at ipakita through our movie, Papa Mascot, na may mas malaki palang love kaysa dun sa sinasabi natin na special someone. Yung love na yon dun sa family, love dun sa anak, at yun yung gusto namin ipakita sa pelikula na po. It's an unconditional love. May last question, okay. Ang dami mo nang road na binabano. Pero ready ka na ba in the future na to go gaming or like de-glamorize yourself na like patatabay ito na like, different ang Fraser na mga ganun. So tag, pinabaho pa dito niya ni Direk Lugi na hindi ka na masama ng role in the future. I'm ready. Noon pa man po, ready naman na ako. Kaya lang syempre, meron po akong management, ang GMA Network at ang Sparkle, na gumagabay po sa akin kung ano pa yung mga dapat kong gawin ayon sa edad ko po. Noon pa man, kahit tatanungin ko, when I was 17 years old, gusto ko na pong gawin yung mga de-glamorized role. Daring, siguro, hindi pa din masyado. Noon ha, noon. But this time, ready na po ako. At yun nga po yung pinapangarap ko eh. Sabi ko nga kay Direk Louie, first time kong gumawa ng isang pelikula na i-de-glamorize mo ako. Sobrang pangarap ko to. Salamat, Direk Louie. Lagi ko sinasabi sa kanya yun. And sana makagawa pa po ako ng mga pelikula tulad ng Papa Mascot. Na tulad nitong pelikula na ipapakita po namin. Sana makagawa pa po ako ng mga proyekto at material tulad nito. Okay. I'm ready. Anytime. Pero, Ken, hindi mo rin ba parang naingganyo ko na rin sa nasaan sa itong buhay? Father ka na rin, meron ka na rin ang tao, ba't nararanasan yung ganito sa totoong buhay, hindi lang sa pelikula. Kahit hindi sa may anak. You know what, Bo? Honestly, wala pa,
hindi pa naman po ako na, wala pa naman po ako anak ngayon at hindi ko pa rin po alam idea ko paano maging isang ama. But, as a breadwinner of our family, kahit pa paano, masasabi ko, naging isang ama na rin ako. At as a breadwinner of the family, masasabi ko na hanggang ngayon, katulong ng mga kapatid ko, para na rin akong isang ama na nagtataguyod sa isang pamilya na gustong magbigyan ng magandang buhay at yung pangarap na buhay na pinapangarap ko para sa pamilya ko. Walang pinagkaiba eh. Kahit naman hindi, wala pa po akong anak at kahit na hindi pa naman po ako ama, pero as a breadwinner, mako-compare ko na parang na rin akong isang tatay pala. Ganon din pala yung hirap, yung level ng hirap na sinasakripisyo ng isang tatay at sinasakripisyo ng isang anak na breadwinner ng isang pamilya para na rin po haligi ng tahanan, kumbaga. And pero in the future, syempre, looking forward pa rin po ako magkaroon ng sariling anak at magkaroon ng sariling pamilya. Pero as of now, hindi pa po, dahil marami pa po kaming proyekto na gagawin. hindi pa muna. Siguro, now I'm 30 years old. Siguro, bibigyan ko pa yung sarili ko ng mga 5 to 10 years. Why not? Makikita ng viewers ko ng mga manonood ng pelikula na to na isa ako doon sa mga tao na nakatira doon sa kung saan kami nag-shooting po. Dapat hindi ako maiba sa itsura nila. Hindi naman po sa binibigyan natin sinasabi natin na lahat ng mga kapos sa palad. Tama po ba? Kapos sa palad, ganun ang itsura. Hindi naman po. Meron din po na malinis at hindi naman po yung kaaya-aya naman po yung kanilang itsura. Marami. Pero dito po kasi sa karakter ko na ito, hinihingi po talaga na kailangan maging madumi, maging mabaho ako, and mahirap. Nahihirapan po ako. Honestly, I'll be honest po, ngayon lang din po malalaman na Direk Low ito. Ako po yung isang tao talaga na tatlong beses ako naliligo sa isang araw. At ako po yung isang tao na sa pag naliligo po ako ay tumatagal, alam po ng kapatid ko yan, tumatagal po ako ng 2 oras sa banyo. Kasi hindi ko po talagang maligo. At medyo may pagka-usi rin po sa gamit ko. Oo po, alam niyo po ba, nung first day ko po sa pelikula na to, sabi sa akin ni Direk Louie, meron po kasi doon, sorry pa, pasintabi po sa mga kumakain po. Hindi naman po, putik naman po. Putik. May putik po doon na ganun kadumi. Sabi ni Direk Louie sa akin, patingin ka ng paa mo, patingin nga ng kamay mo. Direk, okay, di ba? Dumihan ko na yan. Ginagawa ko na Direk Louie. Sabi ni Direk Louie, hindi pa. Kahit ano yung putik na yan, babad mo yung paa mo dyan. Iligo mo yung paa mo dyan sa putik. Dapat ganyan, madumi. Kailangan natural.
sabi ko, gumanon ko talaga ako. Okay po, direct. Hindi ko na lang pinakita kay direct, Louie, sabi ko. Lumablog ko yung paa na nakapikit yung mata ko. Kasi talaga, mahirap po para sa akin yun. Mahirap po talaga. Pero para po, mas makapag-immerse po ako ng, at mas mabigyan ko po ng ma-justify ko po yung character ko at sinunod ko po lahat ng mga pinapagawa sa akin ni Director Louie at hindi naman po talaga nagkamali si Director Louie sa mga pinagawa niya sa akin kasi nung pinanood ko po yung trailer at nasilip ko yung ilan sa mga eksena ng pelikula talagang makatotohanan po yung deglamorize po sa akin ng production po. So bali, hindi ka na naligo? Wala na pong ligo-ligo. Sa rin na three times a day ka naligo, nung nagsishoot ka, wala kang ligo. Walang ligo-ligo. Wala na pong ligo-ligo. Kailangan talaga kung pagdating ko sa location po, anong itsura ko, mas wala nang makeup po. Mas talagang papadumihin po nila ako. Hindi na rin po ako naliligo doon sa location. Wala na po talaga. Kung ano yung putik sa paa ko, pag matutulog po ako, pag hindi ko eksena, may putik talaga yung paa ko, hindi ko nilunggasan. Pero direct, kahit hindi ko siya naligo, hindi pa rin mabango. Ang bango-bango pa rin. Yun lang ano eh. Doon ako na-impress kay Ken. Kasi pag nag-direct kasi ako ng artista, ayoko lang ang ate-ate. Eh, tinatest ko, eh nakakita ko ng putik. Sige, tingnan natin doon. Kasi yan ang role mo. So, i-film mo. So, tingnan natin kung aate. Kasi mga magagaling na actor, ganyan eh. Diba? Unless makuha nila yung gusto ko, ma-impress ako sa'yo. Eh, si Ken yung walang ka-arte-arte sa katawan. Yung pala ngayon ko lang na tatlong beses kung maligo. Pasensya ka na. Ikaw kaya, Direk. Gusto rin na gawin eh. Pero Direk, yung papapas ko, di ba? May na-inspire ba ito sa anong material? Meron ba yung pinagkasihan ito? Wala siyang ano eh. Basta create yung story. Ginawa itong story na to for, talaga for Ken. So, inisip namin, kasi sabi ko, nag-uusap kami ni Ken, pagkakataon, ano na to, anda, wag na natin banggitin yung mga artista, no? Itong mga artista na to, nakagawa ng mga solo. O ikaw, Ken Chan ka, bakit wala kang solo? Bakit puro kami ka love team? Kaya ang galing mo actor, di ba? So, gawa tayo. So, nagkwentuhan na naman kami, biglang dumating ang mga anghel sa langit. Ayan ang Aromagic Air. Totoo naman, kasi napaka-aggressive ng mga producers ko. Talagang, ay, di ka na. Nagustuhan nila yung project, nagustuhan yung kwento. And, sa totoo lang, sinira ko yung pagka-glamour boy ni Ken dito. So, and tuwan-tuwa naman ako, na-achieve ko. Kasi, ako yung una nakagawa sa kanya yung, Ken, out of the box to. Actor ka dito. Hindi ka, let's face it, soap opera star siya, pero dito, film actor ka dito. Sa cinema, sa teatro. Sa teatro. So, Ken, so this is a thank you direct kasi yung sabi nga nag-immerse ka dun sa role na yun, pero bago mo sinimulan, ano yung paano yung pinag-aralan yung karakter mo, may pinagbasihan ka ba? Saan, ano yung mga pinag-aralan mo ng mga artista or mga movies or anong material para bago mo ibinigay yung atake mo dito bilang si Papa Mas. Actually po, nung binasa ko po yung script, sabi ko, wow, ang bigat ng story ah. Sabi ko, kinabahan talaga ako. Sinasabi ko po kay Direk Louie yan eh, kinakabahan ako direk kasi ang bigat ng story ah. Malayo sa mga ginagawa ko sa mga teleserye na ginagawa ko to, direk, ang bigat nito. Paano po kaya? Hindi ko rin po alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, kung paano ko bubuuin yung character ko bilang si Papa Mascot po. Pero isa po sa mga ginagawa ko, bago ko po gawin at sumapak dun sa pelikula po, bago namin i-shoot, nanood po ko ng mga pelikula. Actually, nakatulong po sa akin. Nireplay ko po yung mga teleserye na ginawa ko. Tulad ng mga special tatay, kasi that's about father and anak din po eh. So, medyo nakalimutan ko na po yung pakiramdam na yun eh. So, binalikan ko po, bumalik po ako sa my special tatay. Nanood po ko ng mga pelikula na about father and son or father and daughter.
pinanood po ulit yung I Am Sam, kung paano yung chemistry nung tatay doon at nung daughter niya, kasi yung daughter niya din po doon, nasa 6 years old eh. Pinanood ko po yung I Am Sam. Nanood din po ako ng, actually, napanood ko rin po ang pelikula ni Kuya Barang Geisler po. Yung Dollhouse. Isa rin po yun sa mga pinanood ko na pwede akong ma-inspire sa ginawa ni Kuya Barang. And siyempre po, nakatulong din po sa akin yung... Ayung actually malaking tulong po sa akin yung mga location. Ngayon lang po sa akin, ngayon lang po ako na nakaranas na sumabog sa isang proyekto na hindi ko akalain na yung mga locations po namin makakatulong sa akin. Kasi nung nag-location hunt po sila Direct Louie po, sinesend po sa akin ni Direct Louie yung mga locations po. O eto, dito ka titira. Eto yung magiging community mo. Ito yung itsura ng kung saan ka magpe-pedicab, ganito. Ayan, nasarilis ka ng trend. Sinesend niya po sa akin yun, nakatulong po sa akin yun, tinitignan at pinagmamasdan ko po yung mga locations po namin. Doon pa naman po sa mga larawan at videos na sinend po sa akin ni Direct Louie, doon pa lang po nakatulong na siya sa akin para makapag-immerse po ako at mabuo po yung character po bilang si Paco. Nabanggit mo kanina kasi yung kanilang story na parang so, sa pagmamahal mo sa sakripisyo ka. Okay. So, nangyari ba sa'yo? Ano pinakamatinding sakripisyo na nagawa mo sa pagmamahal mo? Hindi ka sa pamilya? Hindi ko about sa family? Oo. Meron ka bang nagawang pinakamatinding sakripisyo para sa isang taong minahal mo? Sakripisyo para sa isang tao niya. Parang sa lahat ng mga tao minahal ko na ano, nagsasacrifice ako lagi. But sa isang tao, gaya ba sa sakripisyo ko kay Rita? You know what? Honestly, speaking of Rita, malaki-laki po yung malaki-laki tuloy. Malaki na. Yung sakripisyo. Ito sinabi ko naman din po to kay Tito Boy ang kanya. Nag-interview ko ni Tito Boy sa Pastom. Nag-usap kasi kami ni Rita. Dumating po kasi sa punto na kami ni Rita ay umamin sa isa't isa. Sinabi po namin sa isa't isa kung gano'n namin kamahalin isa't isa, pinang hindi magkaibigan. Sabi ko nga, beyond that. Sabi ko, pero dumating sa point na si Rita ay umamin siya ng love niya sa akin at ganun din naman ako sa kanya. Pero, mas pinili ko, sabi ko kay Rita, hindi pa ako handa. Dahil binubuo ko pa lang yung empire na gusto kong buuin para sa akin at para sa pamilya ko. At sinakripisyo ko yon yung love ko sa kanya, para unahin kung ano yung mga para sa akin. Yung matagal ko nang pinapangarap noon pa man para sa pamilya ko at para sa akin. At naiintindihan niya nun. Pero sabi ko nga, hindi ko siya naiwasang masaktan. Saktan ko siya. So, isa yun sa mga malalaking sakripisyo na ginawa ko, na mas inuna ko yung kapakanan ng pamilya ko at mas inuna ko yung sarili ko kaysa sa love na isa rin naman sa gusto ko, pero yung sakripisyo na yun yung ginawa ko. Yes po, isa rin po sa... Ah, he's cancer-free. Walang Diyos, cancer-free na po ang aking tatay. Medyo matagal-tagal na po na panahon. Sabi ko kasi nila 5 years. Hindi pa lang po nila malalaman na pag-cancer-free na talaga ang isang taon, 5 taon. At ngayon, limang taon na po na nakalipas at hindi na bumalik yung cancer ng aking tatay. Masasabi ko po na na-cancer-free na po siya. And yun po. Okay naman po siya ngayon. At parang pinrihin na rin ang tatay. Pa?
parang pinri mo na rin yung tatay mo, di ba? Yeah, isa rin po sa mga parang supportan. Isa rin po rin yan sa mga sakripisyo na ginawa ko po. Na, sabi niyo nga po na kung hindi, na wag sa family. Pero sa totoo lang po, ang sagot ko doon sa pinakamalaking sakripisyo na tinanong ko sa Lord, yung sa yung family ko po. Na alam mo, sa mga hindi po nakakaalam, di ba, na aking tatay ay kailan lang naghiwalay si mama. Kaya nga, dahil nalaman namin na may iba siyang family. May iba siyang family at pamilya pa kami sa pamilya. Na hindi namin alam. At isa rin sa malaking sakripisyo na ginawa ko para sa pamilya ko. Na ipaintindi sa kanila kung ano yung nagawa ng aking tatay. Pero alis, hindi mo naman nakakaharap. Ramdam ng galit sa tatay ko. Tatay ko pa din siya eh. And may pala ka pa sa sasya. Wala po. Pinangako ko po sa sarili ko at sabi ko nga po sa kapatid ko kay Mark and Kayor, dahil all boys po kami, sabi ko sa kanila na walang susunod sa ginawa ni Papa sa kanyang mga naging pamilya. So ngayon completely wala na kayo communication? Visit of communication din nila. Nagbinibisita pa rin po namin siya, pero hindi na lang po ganun kadalas. Malimit na lang po. Dahil din po sa trabaho po, hindi na rin po maa. Pero lalo talaga po si Papa na siya na naman. Okay, with your other siblings? Yeah, nagkaka-message po kami ng mga kapatid ko po, ng mga half-brother ko at half-sister ko po. Nakaka-message ko na po sa social media. So, kasali ka sa Aboy Kamay ngayon, di ba? Na sabi nila parang yun yung pinalitan niya kay Richard Yap. Parang yung tipo, hindi na babalik sila sa Del Mobile. So, ibig sabihin, wala rin. Malabo na yung sa nagtatago. Ano po? Kasi po, sa mga hindi mo nakakalag, dapat po ay may gagawin kaming proyekto sa Provincial Collaboration of Jimmy Network and Viva Entertainment. Sa nagtatago ang puso. Sa nagtatago ang pag-ibig. Ito po ay original na pelikula po ni Ms. Bill Masatos, Tonton Gutierrez, and Ricky Davao. Na gagawin po namin, nililinig po namin at gagawin namin teleserye. Pero hindi na magtutuloy po siya, pero sa ibang mga panahon, baka mga third quarter of the year po, mga third quarter of the year po yata namin, baka per month, months na po namin siya may papalabas at magagawa. So, dahil po doon, mag-guess muna po ako sa isa sa mga teleserye sa GMA Network. So, na-sure sa inyo na tuloy pa rin pala talaga? Yes po, tuloy pa rin po yung gagawin ng teleserye with Yasky and Mario. Click ko lang dito sa Papa Masko, di ba co-producer ka rin? Yes po, I'm isa rin po sa mga co-producer po ng Papa Masko. Oh, the health partner ka rin doon sa kanila. Yes po, sa Aura Magic Care Wellness po. Maganda yung product, nabigyan mo ako ng okay yung... Ah, talaga, Tito? Anong na ibigay ko sa'yo? Yung set. Ah, yung set. Opo. Meron pang... Merong parang lotion, merong pang that's our therapy oil. Oh, therapy oil. Okay. Therapy oil. Yeah, mamaya meron po ulit. Yes, bong. Actually, yung therapy oil po na yun, it's a miracle therapy oil. Pag mamalag ko lang kasi pwede sa high blood po ah. Sa high blood, sa mga insect bites, even sa... Ako po ginagawa ko siya pagbasang kinalamunan ko. Kinakain ko po yun eh. Ah, pwede. Edible na kasi siya kasi it's an organic. Kasi ang dami mo ng business ba? Aside from Blasio. Medyo maingat ka sa mga ano mong mga business. Like meron ka rin ano ngayon yung sa gas station. Ay, if you will, gas it. Yung pero oh, medyo maingat ka. Like lately, I'm sure aware ka yung sa nangyayari. Okay. Christmas, no, diba? Okay. Na parang gano'n. Pag mga ganyan pa, maingat ka. Dapat po talaga maging maingat ko sa lahat. Pero yung katulad yan, hindi naman parang gano'n yung sa flex fuel ba yun? Katulad mo sa inyo. Hindi naman siya gano'n. Hindi naman po. Sa mga business ko talaga, sinasabi natin na sugal po yan eh. Hindi mo alam kung maging successful o hindi. So lahat ganun din po ako sa lahat ng mga pinapasok ko po ng business, dinimake sure ko po na at nagiging maingat din po ako at pinipili ko rin po yung mga taong makakatrabaho ko at magiging business partners ko po.
tulad po nitong sa Aromagic Air, masaya po ako na napabilang po ako at naging business partners ko po si Isis Pauline. Because talagang trusted po yung mga produkto at talagang nakita ko na it's not just about business but it's also a family at yun po yung hinahanap ko sa isang business po eh. Hindi lang po yung pure business na yun, kundi paano pa nila ituring as a business partner. At naramdaman ko na hindi lang business partner yung ituring nila sa akin, kundi family. At yun po yung hinahanap ko sa isang business po ngayon. Na it's a trusted yung produkto at walang halong hausaw. And ang swerte mo no, aside sa career, sa showbiz career mo, yung mga sinimulan mong business, nag-start ka nung, kasi-start pa lang ng pandemic, puro ang bilis-bilis ng paglago niya. Walang gusto po. Kahit nga po ako, nagugulat po ako sa paglago po ng mga business na tinatayo po po tulad po itong traffic loss. Ito po, kung nasa tayo ngayon, this is our first branch. At sabi ko, magkakaroon ako ng second branch ng Cafe Plus siguro after 2 years pa, after 3 years. Pero hindi, nakapagtayo po kami ng second branch sa May Greenhills Promenade, third branch po namin sa May Eastwood City Walk, and fourth branch po namin sa May La Union, and meron po sa May La Union po. Kaya sobrang blessed po ako in the span of 1 year po, nakapagpunta po kami ng apat na branch po ng Cafe Claus. And I'm just so happy. Kinakabahan pa rin po ako hanggang ngayon. Siyempre, hindi po natin hindi po natin malalaman kung ano po kahihinat na ng ating business. Pero ginagawa po namin yung best namin para mas lumagumpa po yung business po. Tulad po ng Aromagic Air, na noong una, naka-focus po kami sa wellness industry. Pero ngayon, nanganak, nagkaroon ng Wide International. Ngayon, pinasok po namin ang paggawa ng mga pelikula, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa at makipag-collaborate sa iba't ibang mga artista sa iba't ibang bansa tulad ng Thailand at Korea. Nakakatuwa kasi sa loob ng isang taon po, ang bilis po, nung tulad ko na sinabi niya, ang bilis po na mag-expand, mag-grow ng business, awa ng Diyos. At lahat po nang nangyayari sa amin ngayon ay dahil sa kanya. You're so blessed. I feel so blessed for Rachel dito. Again, speaking of collab na rin, pakwento ko na rin briefly yung sa collab mo sa Thailand. Kasama rin ba yan sa kanya? Yes po. Pumunta po kami sa Thailand recently. Dahil meron po kaming i-welcome na first brand ambassador po ng Aromagic Air. Ito po ay si Thai first Thai brand ambassador po ng Aromagic Air. Ito po ay si Finn at si Becky. Sila po ay meron po mga ginawa na GL, Girl Guard Story. Okay. Na talagang sumikat hindi lang sa Thailand, hindi pa sila po ito sa Pilipinas. Lakas lalo dito sa Pilipinas. Nagulat po kami na gano'n kalaki ang fandom nila po dito sa Pilipinas at sa Southeast Asia. At binangkaw po namin sila doon. Punta po kami ni Spoli sa Thailand para welcome sila. At mapag-usapan po yung mga proyekto na pwede gawin. Pero sila po ay our first Thai brand ambassador na ng Aromagic Air. And also, hindi lang po yung proyekto namin sa Thailand dahil meron din po kami mga plans.